Congressman Michael Villar. Ako po ang inyong kapatid, Brother Danny Esmiharda. At isishare ko po kung paano ko tinawag ng Diyos. Ako po ay galing sa pamilyang broken family. At marami pong mga dinanas ng mga paghihirap. Bata pa po ako. At sa tatlong madrasta na natirahan ko ay puro kalupitan po ang naranasan ko sa kanila. Hanggang sa naisip ko po na hanapin aking ina dito sa Maynila. At sa edad kong 17 years old, ako po ay nagpakasakali na makita ko ang nanay ko rito sa Metro Manila. Subalit, ang nasumpungan ko lang po ay ang mga makamundong bagay. Namuhay po ako sa hindi wastong pamumuhay dito sa Manila sa edad kong 17 anyos. Hanggang sa ako po ay nakapag-asawa. At lalong lumaki ang problema ko nung magkaroon na po kami ng 5 anak. At sa problemang dinanas ko po, nagkabaon-baon ako sa mga utang, laging may sakit ang mga anak ko, at lagi kami nag-aaway mag-asawa. At nasumpungan ko po na mayroong naghahanap ng trabaho na messenger, at yun po'y pinasukan ko. Ang naging amo ko po noon ay si Jules Ledesma. At yan po ang naging amo kong naging mabait sa akin, tumulong sapagkat siya din po ay charismatic ng mga panahon na yun. Subalit, dahil nga po ako po ay messenger doon sa company na yun, meron pong pinapagamit sa akin sasakyan, at doon po sa radyo ng coaching yun ay nasumpungan ko po ang gawain ni El Shaddai. At doon po sa pakikinig kong iyon, nagkataon po na ang ating broadcaster ay si Cesar Manila, Brother Cesar Manila at Brother Noel Nicolas. Noong 1984 pa po yun, ay sumabay po ako sa panalangin sapagkat ang 5 kong anak ay puro mayroong chicken pox. So, dahil doon, ay pinaghimalaan ng Panginoon ang 5 kong anak at ora mismo matapos manalangin ang ating mga kapatid sa pamagitan ng radyong ito ay humingi ng pagkain ang aking mga anak at noon ay gumaling ang aking mga anak. So hinanap ko na po ang gawaing ito at ito po ay nasumpungan ko dyan sa Amor Solo. At noon po ay laging mayroong gawain mga panahon na yun. At ako po ay nag-volunteer na mag-taas ng silya simula ground floor hanggang sa fourth floor o dumarating pa po kami sa fifth floor. Ang silya po naming binubuhat noon ay yung mga yantox. Yan. At dahil dun po ay nakakitaan ako ng mga kapatid natin na tumutulong sa gawain, ang sabi ni Brother Cesar Manila, mag-volunteer ka rin bilang isang preacher. At ikaw ay gagabayan ko, sabi ni Brother Cesar Manila. Kaya po, noong mga panahon na yun, hindi ka pwedeng maging disciple pag wala kang kasamang disciple na mag-guide sa iyo. At simula noon, ay lagi na po akong sinusundo ni Brother Cesar Manila sa kampaning pinagtatrabahon ko. At dumating ang panahon na ako po ay nabalo, 1987, at doon ko po napagdesisyonan na magpaalam sa aking boss. At itong boss ko nga po na si Jules Ledesma ay nagtanong kung bakit ako magre-resign. Sabi ko, ako po ay maglilingkod sa Diyos at yung pong utang ko sa inyo na maabot ng 15,000 dahil sa pagkamatay ng asawa ko noon, ay akin na lang pong huhulog-hulugan. Ang sabi po ng boss kong iyon,
Sabi niya, hindi na kailangan sapagkat sa dami-dami ng aking tauhan dito, ikaw lang ang nagpaalam na kaya magpapaalam ay maglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. So, hindi na po niya pinabayaran yung utang na iyon. Sa madalit salita, in short, ako po ay naging disciple na dito after ng 5 years ng aking pag-volunteers. At dumating po ang panahon, 1994, inutusan po ako ng ating punong lingkod na mag-mission sa Europe, wow, sa Holy Land. In short, dahil nga po, noong mga panahon na yon ay wala pang nakakarating na disciple sa Holy Land, ang sabi ng ating punong lingkod na nasa Cyprus ako, puntahan mo ang Israel kung makakapunta ka. At pagdating ko po doon, sa tulong at awa ng Diyos, ang una ko pong pinuntahan ay ang pinagtusukan ng krus ng Panginoon. At doon ay merong nagsabi, kung ikaw ay may request na napakahalaga, ipasok mo doon sa butas ng pinagtusukan ng krus ng Panginoon. At ang una ko pong ipinasok na prayer request ay makita ko ang aking nanay dito sa pag-uwi ko sa Pilipinas, ay makita ko ang matagal kong hinahanap na nanay. Nang panahon na yon ay 38 years old na po ako. Sapagkat 26 years old, tinawag ako ng Diyos 1984 sa gawaing ito. At nung ako nga po ay umuwi 1996, nakasabay ko po si Brother Ray Vargas noon, ay ako po ay nadestino sa Hagonoy, Bulacan. At doon po, inannounce ko ang pangalan ng mother ko at meron pong tumayong isang babae na ang pangalan ay si Sister Lucy D. Guzman na isang palang nagbubunot ng ngipin. At sabi niya, kilala niya ang pangalang binabanggit ko. At sabi ko, sige, baka yun na nga ang nanay ko. Sabi niya, bukas tatawag ako sa Amor Solo. At gabi na, hindi na ako makakauwi sa amin sa bayan, sa Barangay San Isidro. At pagkatapos noon, kinabukasan, tumawag po siya at sabi niya, Brother Danny, totoo ba na ang iyong nanay ay ang asawa ay si ganito, si Edgardo, at ikaw merong kang kapatid na Armando? Sabi ko, correct, yan na nga po ang aking inang nawawala. Sa loob ng 38 years ay nakita ko po siya. Salamat po, at sa panahon ng ngayon, ako po ay isang ganap na disciple na rito at ako po'y inuutosan sa mga provinces at pinagpapala ko ng Panginoon during pandemic. Ako po ay pinagpala ng Panginoon. Hindi ko po naranasan ng kahirapan during pandemic. Kung kailan pong pandemic, saka po ako nagkaroon ng 2 kotse bigay ng Panginoon. Wow. Salamat po, at yan po ang ginawang kadakilaan ng Diyos sa akin. Amen, amen, amen. Parihin, purihin praise ang God. Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. This ECNA stands for SOS. According to Psalm 103, verses 11 to 12. For as high as the heavens above the earth, so great is the love for those who fear him. As far as the east from the west, so far as he moved out the season from us. Amen, amen, kung amen. Kayo, kayo minahal ng Panginoon, tinatawad. Amen. Praise the Lord. Halinawin mo po ang pananalita ni Brother Mike. Praise the Lord. Mahabag po kayo. Yes, Lord. Amen. Amen. Mahalin natin ang Diyos at ang kapwa tao. Mahalin natin ang Diyos at ang kapwa tao. Ang tayo marupok. Ang tao ay marupok. In Jesus' name.